Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli andito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Malacanang, watch, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, panoorin, kakapasok lang na balita, nako malamang kuyugin na naman si PBBM ng mga dilawan. At yun, play na natin kung lalaman ito. Ito yung balita ngayon mga kababayan, yung World Bank at saka yung Finance Secretary po natin, nagpirma ng loan agreements amounting to $1.14 billion. Sa mga dilawan at dilawang DDS mga kababayan, baka mabas na naman po yung ating gobyerno. Kasi sasabihin nila po, nilulubog na naman niya ni President Bongbong Marcos yung ating bansa. Parang anya yung patay niya. Di ba? Ito po ay magandang balita. Bakit po? May nagpapautang pa sa atin. World Bank mismo, ibig sabihin, may tiwala na makakabayan tayo. Tiwala sa economy ng ating bansa. Di ba ganun ang ibig sabihin nun? Sa negosyo po, pag wala na nagpautang sa iyo, ibig sabihin yan, wala ka ng kakayahan na makabayan kasi. Di ba? At walang maganda kang records. Ibig sabihin, masama yung reputasyon mo kasi walang magpautang eh. Pero pag marami yung nagpapautang sa'yo, maganda yung records mo. Ibig sabihin yan. Ayos? O ngayon, ano yung paggagamitan nito? Bakit po pumirma ng loan agreements yung ating finance secretary sa World Bank ng 1.14 billion pesos? Hindi man po ito wawaldasin tulad ng iniisip ng mga dilawan at dilawang DDS, kundi gagamitin po sa implementasyon ng mga nakalinyang programa ng ating Pangulong BBM. BBM. O, di ba? So, ibigay ko muna sa inyo po yung balita. Sabi rito, galing ito mga kababayan mismo sa Presidential Communications Office. 42 minutes pa lang. So, nagbabaga po itong balita. Mainit-init pa. Di ba? Finance Secretary Ben Jokno and World Bank Country Director for the Philippines in Jamie Diop signed 4 loan agreements. Hindi lang po isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi 4 loan agreements amounting to $1.14 billion. At the Department of Finance Office in Manila, para daw mga kababayan, i-finance, punduhan yung mga various government initiatives aimed at accelerating economic recovery, strengthening climate resilience, and improving the quality of education, and developing the agriculture and fisheries sectors dito sa ating bansa. So nakita po ninyo yung napakagandang mithiin po bakit pumirma tayo ng loan agreements. At sabi ko nga po kanina, maganda kasi po yung credit records natin. Pag ang isang gobyerno, isang bansa, pinapautang pa tulad ng World Bank, IMF, ano pang mga lending institutions, Asian Development Bank, ang ibig sabihin yan mga kababayan, maganda yung ating credit records kasi. At ang ibig sabihin yan, naniniwala yung mga lending institutions, yung mga bangko naniniwala sa atin, itry ninyo na mag-loan. Kahit dito sa mga local banks natin, kung wala kang magandang records sa pag-utang at pagpatakbo ng negosyo, yung mga bangko po, commercial or government banks, hindi ka man yan po tangi. O, di ba? Dapat may ability ka to pay. Capability to pay. Pinag-aaralan po yan, mga kababayan. Titingnan kung yung mga pagagamitan mo ng inuutang mo ay maganda bang project yan. Kung hindi maganda yung project mo, at walang nakikita silang magandang return of investments or ROI, disapprove ang loan, an application ng loan mo. Ganun lang po yon.
Naintindihan ninyo mga dilawang DDS at dilawang? Kaya maganda po ito na tayo po ay pinapautang. Ang ibig sasabihin yan, kayang-kaya kasi nating magbayad ng utang. Uh-huh. Hindi dahil sa gusto tayong ilubog. Yun ang mga negative ano, thoughts na lagi nating na naririnig po sa mga dilawang DDS at mga dilawan. Pero nang sila, mga kababayan, ay to make over sa gobyerno, ganun din yung gawain nila. Umuutang rin. Ano, diba? Kasi party po siya ng ano, pagpatakbo ng gobyerno. Alam ba ninyo na yung Amerika nga po, mayaman na yan na bansa. Wala man pong bansang walang utang. Party yan ng pagpatakbo ng gobyerno. Ang utang po ng ano, ng federal government, umaabot na po sa 30 trillion US dollars. Amerika yan. Tayo itong inuutang natin, yung loan agreements na pinirmahan natin, oh, 1.14 billion US dollars man lang po. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, pinag-aralan ito ng World Bank at nakita nila kayang-kaya naman na magbayad ng ating bansa because of, you know, a sound economy. Maganda na yung ating ekonomiya, mga kababayan. Tama po yung ating paliwanag. Sabi rito, mga kababayan, sa balita, 276 million US dollars nito will support projects of the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, specifically the Mindanao Inclusive Agriculture Development Project, and the Philippine Fisheries and Coastal Resiliency or FISCOR project. Ayaw pang bitawan ng ating Pangulong Bongbong yung Department of Agriculture. Ito po yung rason. Gusto niya in place yung lahat ng mga projects na gusto niyang i-implement sa DA. Kasi napakahalaga po yung agrikultura para sa pagbago ng ating economy. Agriculture-based economy po kasi tayo, mga kababayan. Kaya yun ang hinawakan mismo ng ating Pangulong Bongbong. Pagkain po, production ng pagkain. So ito pong Mindanao Inclusive Agriculture Development Project or MIADP aims to sustainably increase the agricultural productivity, resiliency, and accessibility to markets and services of organized farmers and fisher folks in selected ancestral domains and for selected value chains in Mindanao. So nakita ninyo, mga taga Mindanao, tama na nilandslide din ninyo dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos during the election. Meanwhile, sabi rito po sa balita, FISCOR aims to improve fisheries management, enhance the value of fisheries production, and elevate incomes in selected coastal communities. Ito yung mga sektor, mga kababayan, na napabayaan ng mga previous administrations, including si Mau Diks. Yung focus ni Mau Diks, lagi na lang po doon sa tukang-tukang, AGK-AGK. Yung mga mangingisda natin napabayaan, including yung mga mangingisda po sa West Philippine Sea. Kasi barkada ni Mau Diks si CGB. Kahit binubuli, mga kababayan, tayo ng China at hinaharas yung mga mangingisda, silent lang, mga kababayan, si Mau Diks. Kasi yung programa niya, mga kababayan, ngayon nga gikan sa China. Para sa China. Ay, hindi pala. Gikan sa masa. Para sa masa. Si President Bongbong Marcos lang po ang talagang nandyan. Balansi po ang implementasyon dyan ng mga programa. Lahat ng pangangailangan ng ating bansa at ng mga mamamayan, hindi man lang po itong peace in order ang problema natin. Isa lang siya. Lahat ito tinututukan sabay-sabay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang leader na sakalam. Diba? So, FISCOR, to improve the quality of education, pati din sa pupunduhan, mga kababayan, 110 million US dollars loan agreement was also signed for the Department of Education's DepEd
teachers, teacher effectiveness and competencies enhancement project. So ito yung departamentong hawak, mga kababayan, Inday. So tingnan natin kung with this additional fund, mga kababayan, sa DepEd, kung may mangyari na, na pag-angat man lang po ng reading comprehension. At yan nga mga kabalita natin, mga kaugnay na balita na binabahagi sa atin ni Dante Maravillas nga, na kung saan ito nga yung patungkol nga sa ating Pangulo, na ito nga yung patungkol nga sa World Bank, na kung saan ay talagang malaki yung tiwala sa ating bansa o dito sa ating Pangulong Marcos, na kung saan ay tayo pinautang nga ng World Bank, no, talagang dyan ay malalaman natin o malalaman ninyo na talagang malaki yung tiwala na makakapagbayad nga daw ang Pilipinas, syempre sa uutangin dyan sa World Bank. At kung saan dito nga may mga pinirmahang agreement, no? Apat na agreement nga para syempre sa pagpapalakas ng ating ekonomiya nga o pagbangon nga syempre ng ating bansa. Mabigyan ng magandang pamumuhay syempre ang bawat Pilipino. At yan yung mga ilalaan nga para sa mga proyekto ng ating Pangulong Marcos na talagang para sa bayan. At yan yung talagang makikita mo rito na umuunlad na ang ating bansa at talagang dito napakalaking tiwala ng World Bank para pautangin ang ating bansa nandoon. Buo ang tiwala syempre na makakapagbayad at makakapagbayad ang ating bansa, no? Tila ba talagang isa tayo sa mga kayang-kayang bayaran ng utang syempre ng Pilipinas. At yan yung tinitignan din nila at tinitimbang dyan. No? At yun pa nga at mga ibang mga kaugnay na balita ang binabahagi sa atin dyan. At yun, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa atin channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Malacanang Watch. No? Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito mo lang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.